Salita na aking pangangaral sa hapong ito, mahal na Panginoon. Lakipan mo po ito ng pag-ibig at kapangyarihan. Ipaunawa mo po sa bawat isa sa amin ay salita, mahal na Panginoon. Laming sinasaway, hallelujah. Hindi mo niya ng kaaway. Lumais ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. So, talaga mo na, Pastor, lumais ka sa pangalan ni Jesus. Anong bilipan daw? Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagong lahat, mga minamahal, aking munang pinapaabot ang aking pong mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagdakila, walang iba kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At dobre pong paggalang, pagbati sa ating pong minamahal, ginagala Banghilista, Wilde Stada Almeda, sa kanya pong mga beloved children. At ganyan din po, hindi po natin makakalimutan turo't aral na iniwas sa atin ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved brothers and sisters, sa ating pong mga beloved preachers, at sa lahat po ng ating pong live Facebook viewers, YouTube viewers, magandang hapon na po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Kayo po ipatuloy mantabay dito po sa ating pong banal na gawain, sa dito po sa lugar ng Houston, Texas. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay nandito po sa pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating pong mga banal na kasulatan at ating pong pamagitan ito, mga minamahal. Hallelujah. Make the right decision. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay naka-experience po na sa ating pong mga decision, mga minamahal, tayo po'y nagkakamali, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, ang alam natin ito ay tama, pero paglipas ng panahon, pagkatapos ng mga buwan, araw, mga minamahal, doon natin malalaman na yung decision pala natin ay mali, mga minamahal. Amen. Minsan hindi natin napapansin kung walang magsabi sa atin, mga minamahal. Amen. Sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong tayo pong mga mananampalataya, mga Kristiyano, minsan mayroon din po tayo, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, minsan tayo po'y nagkakamali. Hallelujah. Alam natin ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero sa ating pong mga decision, mga minamahal, instead na tayo po ay mapalapit sa ating pong mahal na Panginoon, tayo po ay napapalayo tuloy, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, hallelujah, kaya kailangan po natin unawain, mga minamahal, kailangan po natin pag-isipan mabuti ang ating pong mga decision sa buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil napakahirap po ang mawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Dati-dati ang ating priority ay ang maglingkod sa ating pong mahal na Panginoon, ang dumalo palagi sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon. Pero dumarating, mga minamahal, minsan nagiging secondary na lamang ang ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sa ating pong mga decision, instead ng ating pong mahal na Panginoon, ang ating pong unahin, mga minamahal, nauuna natin ang ibang mga bagay. Amen. Praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, huwag po nating sabihin na maunawain naman ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Huwag po natin sabihin na naiintindihan naman ng Diyos ang aking kalagayan. Totoo po, mga minamahal, ang ating pong mahal na Panginoon, napakalawak po ang kanya pong pangunawa sa bawat isa sa atin. Amen. Pero tayo po ay mag-iingat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil sa mga ganyang katwiran, mga minamahal, baka tayo po ay mapawalay sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng mga maling decision sa ating buhay. At alam naman po natin, sa bawat decision po natin, may mga consequences yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Katulad po ng nangyari sa buhay po ni Eva at ni Adan, mga minamahal. Sa isang maling decision, mga minamahal, sila po ay napahiwalay sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam nila yung salita ng Diyos, mga minamahal. Pero nakapag-decision sila, mga minamahal, na sila ay sumuway sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Anong resulta, mga minamahal, ng kanila pong maling decision sa buhay? Sila po, mga minamahal, ay pinaalis sa Garden of Eden, mga minamahal. Nagkaroon ng kamatayan ang tao, mga minamahal, na hindi dapat na magkaroon ng kamatayan, mga minamahal. Sila ay naghirap, pati tayo damay, mga minamahal. Nagkaroon din tayo ng manang kasalanan dahil sa kanila pong maling desisyon na ginawa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang ginawa ng kaaway, mga minamahal, sa kay Eva, kaya siya po ay nalinlang, mga minamahal. Hindi po siya nag-ingat, mga minamahal. Amen. May tatlong bagay na
na ginawa ang kaaway, mga minamahal, upang malinlang si si Eva, mga minamahal. Ito yung lust of the flesh, lust of the eyes, and a pride of life, mga minamahal. Na hanggang ngayon, ito po'y ginagamit ng kaaway upang mawala ang isang Kristiyano sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, mga minamahal, ng Genesis chapter 3, verse 16, ito pong sabi, mga minamahal, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata, at kahoy na manasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Amen. Praise the Lord. Dito, mga minamahal, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and a pride of life, nagkaroon po siya ng pagnanasang kainin yung prutas na ito, mga minamahal, napakagandang sa panyang paningin, mga minamahal, napakasarap kainin. Amen. Praise the Lord. Dahil, mga minamahal, binulungan pa siya ng kaaway, sinabihan siya ng kaaway na hindi ka mamamatay. Mas magkakaroon ka pa ng karunungan, kaalaman, magiging katulad ka ng Diyos. Kaya nagkaroon po siya, mga minamahal, ng pride sa kanya pong sarili, mga minamahal, magiging katulad pala ako ng Diyos, ngayon ito ganyan, magiging mataas din pala ako. Amen, hallelujah. Kaya anong nangyari, mga minamahal, hallelujah, nung kinain niya ang puno ng prutas na ito, mga minamahal, binigyan niya rin yung kanyang asawa. Doon namulat ang kanila pong pangunawa na sila pala, mga minamahal, ay nagkaroon ng maling decision sa kanya na pong buhay. Amen. Pinaalis sila, mga minamahal, doon po sa Garden of Eden, na napakaganda na yung kanila pong kalagayan. Hindi na kailangang magtrabaho, mga minamahal. Hallelujah, kakain na lamang sila. Pero dahil sa kanila pong pagsuway, mga minamahal, sila ngayon ay kinakailangang magtrabaho upang sila po ay mabuhay, mga minamahal. Sila ay kinakailangang maghirap, mga minamahal. Hallelujah. Upang sila po, mga minamahal, ay makasurvive, mga minamahal, mayroon silang makain, mga minamahal, kailangan magtanim. Amen, hallelujah. Sa ating pong panahong ito, mga minamahal, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yung pa rin karaniwang ginagawa ng kaaway upang ang bawat isa sa atin, mga mananampalataya, ito po ay tuluyang mawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Ating pong basahin, can you please read our next first verse sa 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 11, verse 3, the Bible says, "But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, "Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na nakay Kristo ay pasamain." Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, mga minamahal, kailangan po nating mag-ingat, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang ating pong kaaway, 24 hours po yan, nagtatrabaho, mga minamahal. Anong trabaho niya? Upang tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kailangan natin mag-ingat. Dahil si Eva, mga minamahal, hindi siya nakapag-ingat, mga minamahal. Kaya siya po ay nalinlang ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Huwag po nating sabihin na alam na natin ang salita ng ating pong mahal na Panginoon. Huwag na nating sabihin na tayo po'y matagal na naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Amen. Huwag mo nang sabihin na dito na tayo lumaki sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos. Alam na natin ang salita. Alam na natin ang tama at mali, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, mga minamahal, "Wherefore, let him that is thinketh he standeth take heed, lest he fall." Kaya ang may akalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag po tayong magmalaki, mga minamahal. Dahil si Satanas, mga minamahal, kabisado niya ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. From cover to cover, kabisado niya yan, mga minamahal. Isa pa, mga minamahal, si Satanas, ito po ay isang strong leader, mga minamahal. Dahil sa kanya pong pride, mga minamahal, gusto niya maging kapantay ang ating pong mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Siya po'y itinapon doon po sa impyerno.
kasama ng kanya pong mga anghel, mga minamahal. Amen, hallelujah. Kaya mga minamahal, wag po nating sabihin, mga minamahal, na matagal na tayo po ay matatag na, mga minamahal. Alam na natin ang salita ng Diyos, tayo hindi na mawawala sa paglilingkod, mga minamahal. Mag-ingat, mga minamahal, sabi ng ating pong banal na kasulatan. Amen, hallelujah. Praise the Lord. So may dalawang daan, mga minamahal, na inilagay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong harapan. At nasa atin po ang pagpili, nasa atin po ang desisyon, mga minamahal, kung saan po tayo lalakad. Lalakad ba tayo doon po sa buhay, mga minamahal, o tayo lalakad doon sa kamatayan, tungo doon po sa imperno. Amen, hallelujah. Binigyan tayo ng free will ng ating pong mahal na Panginoon upang tayo po ay mag-decide kung saan natin gustong lumakad, mga minamahal. Amen. Can you please read Jeremiah chapter 21 verse 8? Praise the Lord. Praise the Lord. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 21, verse 8. And unto this people thou shalt say, thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga minamahal, at sa bayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, narito inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan at ang daan ng kamatayan. Amen. Praise the Lord. So dalawa yan, mga minamahal. Hallelujah. Daan ng kabuhayan at daan ng kamatayan. Kabuhayan, mga minamahal, yun po yung daan patungo sa buhay na walang hanggan, sa langit, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa daan naman ng kamatayan, mga minamahal, doon po sa kapahamakan, doon po sa imperno. Amen. At nasa atin po, mga mananampalataya, mga minamahal, ang mamimili ng daan na ating lalakaran, mga minamahal, kung sa buhay po, mga minamahal, sa kabuhayan o doon sa daan ng kamatayan. Amen. Siyempre, mga minamahal, ang ating pong pipiliin doon po sa daan ng kabuhayan, mga minamahal. Wala naman po naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos at gustong doon lang itapon sa impyerno, mga minamahal. So lahat po tayo, gusto po tayong lumakad doon po sa daan ng kabuhayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Kaya manatili po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil nakita na natin ang totoong daan, mga minamahal, tungo sa buhay na walang hanggan. Nakilala na natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa magitan ng ministeryong ito, mga minamahal, na dito ipinapangaral ang buong katotohanan, mga minamahal, na kung tayo po'y manatili, tayo po ay susunod palagi, mga minamahal, sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang dulo nitong ating pong tinatahak na itong, mga minamahal, ay doon po sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po ay nakasumpong dito po sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng iba, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade daw, mga minamahal, sinasabi nila, sila lang daw maliligtas. Paano naman daw yung iba, mga minamahal? Hallelujah. Paano naman daw yung mga, sila rin daw naman ay anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang naman daw ang Jesus Miracle Crusade ang nasa katotohanan. Totoo po, mga minamahal, may mga gawain ding kinalugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na sila rin po ay kinasiyahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero nakita na natin, preba ebidensya nandito sa banal na gawain, mga minamahal. Aalis pa ba tayo? Hindi na, mga minamahal. Hallelujah. Baka sa ating pong pag-alis, mga minamahal, iba yung masumpungan natin. Magkaroon tayo, iba yung decision natin, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi nga, mga minamahal, ng Mark, dahil ang sabi ng iba, mga minamahal, na ang mga taga Jesus Miracle Crusade daw, sila daw po ay mga judgmental. Sabi nila, ang mga nasa Jesus Miracle Crusade daw, sila lang daw maliligtas, mga minamahal. Paano naman daw yung iba? Hallelujah. Totoo po, mga minamahal, nasa banal na kasulatan, mga minamahal, na mayroong mga pananampalatayang nasa katotohanan din, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, mga minamahal, akin po munang basahin sa aklat po ng Mark, chapter 38, Mark chapter 9 verse 38 hanggang 40. Ito po sinasabi, mga minamahal. Hallelujah. And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us. And we forbid him, because he followeth not us. 39, but Jesus said, forbid him not, for there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak of evil of me. For he that not against us is on our part. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin
ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalayas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapos sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah. Totoo, may mga nasa katotohanan din mga minamahal, pero natagpuan na natin mga minamahal dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Hallelujah. Hindi na natin kailangang maghanap pa mga minamahal. Hallelujah. Kasi baka yung ating pong mahanap pa mga minamahal, yung pala ay doon po sa pagkapahamak mga minamahal. Amen. Hallelujah. Pray by ebidensya, nandito na mga minamahal, dahil kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kung hindi totoo mga minamahal ang ebanghelyo na ipinapangaral ng ating pong beloved pastor, sana walang mga himala mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil totoo rin po mga minamahal na may mga false prophet din mga minamahal. Hallelujah. Nangangaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ginagamit din po ang banal na kasulatan mga minamahal. Hallelujah. Dahil marami po tayong napapanood sa mga TV mga minamahal nangangaral ng ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Gamit ang Bible mga minamahal. Pero mali yung kanila pong pangunawa mga minamahal. Hallelujah. Instead na maligtas yung mga nakikinig mga minamahal, sila po ay nangapapahamak mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mali yung kanilang pagkahulugan dito po sa banal na kasulatan mga minamahal. Hallelujah. Kaya kinakailangan po tayong mag-ingat dahil napakarami pong mga gawain ngayon na hindi sila talagang totoong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kanila pong layunin, mga minamahal, ay linlangin ang mga tao, mga minamahal, upang sila po ay mapahamak kasama nila doon po sa tinatawag na impyerno, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan, sa ating pong mga tahanan, mga minamahal, tayo po'y nagbabasa. Bago natin ito umpisang basahin, tayo muna'y manalangin, mga minamahal, sa ating pong mahal na Panginoon. Nabigyan tayo ng knowledge and understanding, mga minamahal, maunawaan natin ang ating pong binabasa mga minamahal. Dahil maraming mga tao nagbabasa mga minamahal, kabisado itong banal na kasulatan from Genesis to Revelation, cover to cover mga minamahal. Pero mali yung kanila pong pagkaintindi. Kaya sila po ay nawawala mga minamahal. Sila po mga minamahal ay napapahamak. So instead na sila po mga minamahal ay matahak yung tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan, sila po ay napapalihis mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Can you please read 2 Corinthians chapter 11 verses 13 and 14. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 14. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless beloved preacher, beloved Carl. Sa Tagalog po mga minamahal, dito po sa ikalawang mga taga Corinto, kapitulo 11, 13 hanggang 14. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa ng mapagkunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kailan po natin mag-ingat mga minamahal para hindi po tayo magkaroon ng maling desisyon mga minamahal. Hallelujah. Sa ating pong mga buhay. Amen. Praise the Lord. Halimbawa na lamang ng mga pangangaral ng mga nangangaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sinasabi nila na sila rin ay nasa katotohanan mga minamahal, pero iniiba nila ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Hallelujah. Ang demonyo mga minamahal, si Satanas, kabisado niya ang banal na kasulatan. Alam niya ito mga minamahal. Minsan nga ginagamit niya ito mga minamahal upang tayong mga tao ay malinlang niya mga minamahal. Halimbawa na lamang sa pagbibigay mga minamahal. Hallelujah. Na maraming nangangaral na ang pagbibigay daw, ito daw po ay negosyo mga minamahal. Yung pagbibigay ng tithes and love offering, ito daw po ay negosyo. Yung mga pastor daw na nangangaral ng tithes and love offering, ito daw mga minamahal ay nagne-negosyo lang. Wala daw sa katotohanan mga minamahal. Hallelujah. At maging sa pananamit ng mga kabanalan mga minamahal, hindi na raw yan applicable sa ating pong sa ating pong panahon, mga minamahal. Hallelujah. Yung tithes and love offering, mga minamahal, sabi nila, yung tithes lang, yung
kung ano lang daw yung ipinasya ng iyong puso, yung ang pangangaral ng iba, mga minamahal, yun lang daw yung ibibigay mo. Dahil yun daw nakasulat sa banal na kasulatan, kung ano ang ipinasya ng iyong puso, mga minamahal, yun ang ibigay mo. Yan ang ibigay mo, hindi na raw yung tithes and love offering, mga minamahal. Dahil sa Old Testament daw yan, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga, ganun din po sa kabanalan, pagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal, sinasabi nila sa Jesus Miracle Crusade, sobra-sobra. Sabi daw, mga minamahal, napakahaba na yung service, mahaba pa yung mga pananamit, mahaba pa yung buhok, mga minamahal, nandun yung kabanalan. Sabi nila, hindi naman na-applicable yan sa ating pong panahon ngayon dahil nasa modern times na raw tayo, mga minamahal. Saka ang Diyos naman daw, mga minamahal, sabi nila, hindi naman daw siya tumitingin sa panlabas na anyo, mga minamahal. Ang tinitignan daw ng Diyos, yung nasa puso po natin. Yun ang sinasabi nila, mga minamahal. Hallelujah. Totoo, mga minamahal, ang ating pong dakilang Diyos sa puso po natin yan nakatingin, mga minamahal. Pero tandaan po natin kung ano yung nasa puso natin, yung ang lalabas sa ating pong pagkatao, mga minamahal. Kung yung ating pong puso, mga minamahal, nandun po yung kanya pong taus pusong pagsunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nandun yung kanya pong pagpapahalaga sa mga salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito yung mga kabanalang ito, mga minamahal, pagbibigay ng tithes and love offering, mga minamahal. Siya po yung walang question dito, mga minamahal. Siya po ay susunod, mga minamahal, dahil yung nasa kanya pong puso ay ang mapalugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At kung hindi totoo, mga minamahal, ang ipinangangaral, hindi totoo ang tithes and love offering, ipinangangaral ng ating pong beloved pastor, ating pong beloved assistant pastor, kung hindi ito totoo, mga minamahal, hallelujah, kung hindi totoo ang banal, ang pagsusuot ng may kabanalan, pamumuhay ng may kabanalan, kung hindi totoo ang mga ito, mga minamahal, sana wala tayong mga patotoong naririnig, mga minamahal. Walang mga himala, walang mga kababalaghan na nangyayari, mga minamahal. Hallelujah, na nangyayari dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle, mga minamahal. Hallelujah, katunayan, mga minamahal, yung kung maalala niyo yung isang nagpatotoo, mga minamahal, nung mga nakaraang service po natin. Ito pong beloved brother natin na siya po ay nakagat ng aso. Siya po ay nalason, mga minamahal. Hallelujah. Na kung hindi totoo ang pinangangaral ng ating pong beloved pastor, mga minamahal, hallelujah, sana walang mga ganyang patotoong ating pong naririnig. Dahil itong ating pong beloved brother na ito, siya po'y nakagat ng aso. Siya po'y nalason, mga minamahal. Ang mga manggagamot, ginawa na lahat yung kanila pong makakaya. Yung mga gamot na ito, mga minamahal, ito yung mga dalubhasang mga doktor, mga minamahal. Sila po'y nag-aral ng maraming taon sa medisina para makatulong sa mga tao, mga minamahal. Pero sa kalagayan ng ating pong beloved brother na ito, mga minamahal, na nag-testify, surrender yung mga doktor, mga minamahal. Wala na silang magawa dahil lahat po ng gamot na alam nilang makakatulong sa ating pong beloved brother, mga minamahal, ay ginamit na nila. Pero wala po, mga minamahal, wala na po silang magawa. Ang sabi ng doktor, ipagpasa Diyos nyo na lamang. Amen, hallelujah. Pero mga minamahal, hallelujah, ang ating pong beloved brother, mga minamahal, naghihintay na lamang siya ng kamatayan. Yung kanya pong mga kamag-anak, hinihintay na lamang yung kanya pong huling hininga. Inihanda na yung kanya pong paglilibingan, mga minamahal, dahil sa oras na siya po ay mamatay, mga minamahal, lahat po ay ready na. Amen, hallelujah. Pero mga minamahal, may ginamit ang ating pong mahal na Panginoon, isa po nating kapatiran, na nabahagi na sila ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, walang imposible, lahat kanya niyang gawin, mga minamahal. Amen, sa kanyang patotoo, mga minamahal, marami rin daw pong pumupunta na mga religious group sa kanya pong kwarto, mga minamahal. Siya po ay nilelehans din, sinasabihan siya ng mga magandang balita, mga minamahal, pero wala daw siyang naramdamang kaginhawaan, hallelujah, sa kanya pong sarili. Patuloy po siya sa kanya pong paghihirap. Subalit isang araw, mga minamahal, may isang manggagawa ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nakita ang kanyang kalagayan. Siya po ay lumapit, mga minamahal, sa kabila ng panganib na siya po ay mahawaan, mga minamahal, hindi po siya natakot. Siya po, mga minamahal, ay pumasok, isinabi niya ang salita ng ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah, na kinakailangan tanggapin ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, bilang sariling tagapagligtas.
Hallelujah. At ang ating pong mahal na Panginoon ang gagawa ng himala sa Kanya. Amen. Ang ating pong beloved brother, mga minamahal, sabi niya, hindi na bago sa Kanya pong pandinig yung mga ito, mga minamahal. Hallelujah. Pero nag-decide siya, mga minamahal. Nag-decision siya na tanggapin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipinakilala ng ating pong beloved manggagawa, mga minamahal. Hallelujah. Nung Kanya po'y tinanggap ito, mga minamahal, at siya po'y inilehans. Hallelujah. Kumilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Yung Kanya pong karamdaman, mga minamahal, na wala na pong kagalingan, naghihintay na lamang siya ng kamatayan, mga minamahal, 25 years ago, 25 or 28 years ago, kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, sana puro buto na lang siya doon po sa sementeryo, mga minamahal. Pero nakita natin ng ating pong beloved brother, mga minamahal, malakas, nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagpapatotoo na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay totoong buhay, mga minamahal. At ang ipinangaral dito sa gawain ito, mga minamahal, ay nasa buong-buong katotohanan. Amen. Hallelujah. Dahil kung wala sa buong katotohanan, mga minamahal, ang sabi ng ating pong banal na kasulatan, can you please read John chapter 9 verse 31? Amen. Praise the Lord. In the gospel according to St. John, chapter 9, verse 31. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God and doeth his will, him he heareth. Amen. Praise the Lord. God bless ating mga beloved preacher. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga minamahal, ito po ang sinasabi. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Malinaw po, mga minamahal, ang ating pong nabasa, mga minamahal, na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Amen. Hallelujah. Yun lang po mga gumagawa ng kalooban ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya kung hindi totoo ang ipinangaral sa gawain ito, mga minamahal, sana wala tayong mga patutuong napapakinggan, mga minamahal. Hallelujah. Walang mga sakit na gumaling, mga minamahal. Walang pagbabago ng buhay. Amen. Hallelujah. Na dati lasinggero, dapat sana lasinggero pa rin hanggang ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Na dati addict, mga minamahal, dapat addict pa rin hanggang ngayon, mga minamahal. Pero hindi po, mga minamahal. Nung sila po ay lumapit sa ating pong mahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain ito, mga minamahal, sila ay nag-decide, mga minamahal, hallelujah, na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito. Yung kanila pong mga bisyo, inalis ng mahal na Panginoon. Pagiging addict, tinanggal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung kanila pong mga sakit, karamdaman, mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Patunay lamang, mga minamahal, hallelujah, ng ating pong decision maglingkod sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Ay tamang desisyon, mga minamahal. Hallelujah. Na kung tayo po'y magpapatuloy, maglilingkod ng tapat, ang dulo nito, mga minamahal, hallelujah, ang buhay na walang hanggan. Hindi sa pagkapahamak, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At kung sakali man, mga minamahal, dumating po sa ating buhay, hallelujah, na tayo po ay nag-decide na umalis, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon po tayo ng maling desisyon sa ating pong buhay. Mga minamahal, hallelujah. Tandaan po natin, mga minamahal, hallelujah, na habang tayo po ipapalayo ng papalayo sa ating pong mahal na Panginoon, pwede tayong mag-U-turn, mga minamahal. Bumalik tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga ng awit, mga minamahal, hallelujah, na kailangan po natin mag-U-turn, mga minamahal. We need to go back where we belong, mga minamahal. Amen. Nandito po tayo, mga minamahal. Dito po tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dito po tayo, mga minamahal, sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na kung sakaling, mga minamahal, dumating sa ating pong buhay na tayo po'y mali yung ating pong maging desisyon na lumayo sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, pwede tayong bumalik, mga minamahal, hallelujah, magsisi, mga minamahal, magpakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, at nandyan ang ating pong mahal na Panginoon, bukas ang kanya pong palad upang tayo po'y muling tanggapin ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pag tayo tinanggap, tayo po'y manatili na, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad po, mga minamahal, ng isang
ng isang anak ng isang taong ito, mga minamahal. Hallelujah, na siya po, mga minamahal, ay umalis. Nag-decision siya, mga minamahal, na umalis sa bahay ng kanya pong ama. Yun yung kanya pong decision, mga minamahal. Hallelujah. Pero sa kanya pong pag-alis, mga minamahal, hallelujah, siya po ay napagtanto niya. Hallelujah, na ang na napakahirap pala ang mawala sa piling ng kanyang ama. Amen. Praise the Lord. Can you please read Luke chapter 15 verse 11 to 20? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And the gospel according to St. Luke chapter 15 verses 11 to 20. Verse 11. And he said, a certain man had two sons, 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. 13. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Verse 15. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine. 16. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he had come to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger? Verse 18. I will rise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. In verse 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless our beloved preacher, beloved Carl Kimbro. Sa Tagalog po, mga minamahal, ito po ang sinasabi sa aklat ng Lucas 15, 11 hanggang 20. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang na uukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. At naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niya lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa mga mamayan sa lupain yaon. At sinugon niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga aliping upahan ng aking ama ay may sapat at lumalabis ang pagkain, at ako rito'y mamamatay ng gutom. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga aliping upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapos, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang taong ito, mga minamahal, hallelujah, nagdesisyon sa kanya pong sarili na napakaganda na yung kanyang kalagayan, mga minamahal, sa bahay ng kanyang ama. Nag-decide siya, mga minamahal, na siya'y umalis.
Hallelujah. Ibigay mo na sa akin yung aking mana. At sa kanya po, mga minamahal, pag-alis, mga minamahal. Hallelujah. Ang alam niya, tama yung kanya pong napag-desisyon, mga minamahal, sa kanya pong buhay. Hallelujah. Habang tumatakbo ang panahon, mga minamahal, unti-unting nauubos yung kanya pong kayamanan. At isang araw, dumating ang isang araw, nakita niya ang kanya pong sarili, mga minamahal. Hallelujah. Na wala nang makain. Mamamatay na siya sa gutom. Pati pagkain ng baboy, mga minamahal, wala nang magbigay sa kanya. Doon niya naalala, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang ama. Sa bahay ng kanyang ama, mga minamahal. Hallelujah. Ay may sapat na pagkain. Sa kanya pong paglayo, mga minamahal, hallelujah, bumalik siya. Nag-U-turn siya, mga minamahal. Nagpakumbaba siya, mga minamahal, hallelujah, nagsisi. Hallelujah, na bumalik sa kanya pong ama, mga minamahal. Hallelujah, at yung kanyang ama, nung nakitang pabalik siya, mga minamahal, nandun po, mga minamahal, siya po hinagkan. Hallelujah, open arms yung kanyang kamay, hinagkan ang kanya pong anak na nawawala, mga minamahal. Ganyan din po tayo, mga minamahal. Minsan tayo po'y nakakapag-desisyon na instead na tayo po, mga minamahal, ay mapalapit sa Diyos, tayo po ay napapalayo, mga minamahal. Hallelujah, kung makita natin na ating pong sarili na tuluyan na napapalayo, mga minamahal, wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, tayo po ay huminto, mag-U-turn tayo, mga minamahal. Bumalik tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, at nandyan ang ating pong mahal na Panginoon. Taos puso tayong tatanggapin ng ating pong dakilang Diyos. Bukas palad ang kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah, wala na pong panahon, mga minamahal, upang tayo magtumalikod pa sa paglilingkod natin sa ating pong mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Maling decision ang mawala sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon din po, mga minamahal, ang nangyari, mga minamahal, sa buhay po ni Manasses, mga minamahal. Hallelujah. Si Manasses po, mga minamahal, ito po yung anak ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, ito po yung may sakit, mga minamahal, na mamamatay na lamang. Pero dahil sa habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po ay binigyan pa ng 15 years na buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Si Manasses, mga minamahal, ito po yung si Hezekiah, anak niya po si Manasses, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Na ito po, mga minamahal, nung namatay na po si Manasses, Hezekiah, mga minamahal, si Manasses po ang bumalit na hari, mga minamahal. Hallelujah. At kabaliktaran po yung kanya pong ginawa, mga minamahal. Hallelujah. Yung kanya pong ama, siya po'y naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Taos puso siyang naglilingkod, sumusunod sa mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nandun, binigyan siya ng 15 years pa ng buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero si Manasses, mga minamahal, hallelujah, kahit alam niya ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinalakihan niya ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pong ihahalin tulad dito po sa ating pong panahon ngayon, mga minamahal, si Manasses po, mga minamahal, ito po ay laking gawain, mga minamahal. Alam ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pero nag-decide pa rin siya na siya po ay umalis, mga minamahal. Instead na siya po ay gumaya sa kanya pong ama na maglingkod ng tapat, mga minamahal, si Manasses po, mga minamahal, siya po ay nagpakasama, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, isa sa pinakamasamang hari, mga minamahal, sa kanya pong kapanahunan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, mga minamahal, nagalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil instead na siya po ay maglingkod, mga minamahal, siya po ay nag-decide na siya po ay humiwalay, mga minamahal, sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Can you please read 2 Chronicles chapter 33 verses 6 to 7 and jump to 9. Amen. Praise the Lord. In 2 Chronicles chapter 33, verses 6 and 7, 6 to 7, then jump up to verse 9. Praise the Lord. And he caused the children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Also, he observed times and used enchantments and used witchcraft and dealt with a familiar spirit and with wizards. He wrought much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. Verse 7, and he set a carved image, the idol which he had made, in the house of God, of which God had said to David and to Solomon, his son, in his house and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name forever. And verse 9, and Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err and to do worse than the heathen.
whom the Lord had destroyed before the children of Israel. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga minamahal, can you please read the 33 verses 11 to 13. Same verse. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga minamahal, sa aklat po ng ikalawang mga taga-Kronika, 33, versikulo 6, 7, talon po sa 9. Ito pong sinabi, mga minamahal. Kaya rin naman, pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak na ni Hemon at siya'y nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at ng huhula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at ang mga at sa mga mahiko at siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa kanyang galit. Number 7, at siya'y naglagay ng larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuhan na kanyang ginawa sa bahay ng Diyos na pinagsabihan ng Diyos kay David at kay Solomon na kanyang anak sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng mga lipi ni Israel, aking inilagay ang aking pangalan magpakailanman sa 9 po, at iniligaw ni Manases ang Juda at ang mga taga-Jerusalem na anupat sila'y nagsigawa ng higit na masama kaysa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasama po mga minamahal ang ginawa ni Manases, mga minamahal. Hallelujah. Ito po yung kanya pong desisyon, mga minamahal. Dahil siya ang hari, mga minamahal, kaya niya pong gawin lahat. Lahat ng kanya pong naising gawin, mga minamahal, pwede niyang gawin. Kaya ang ginawa niya, mga minamahal, pati panguhula sa mga mangkukulam, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay nakipagsanggunian, mga minamahal. Siya po ay nag-practice ng mga manguhula, mga minamahal. Yung panguhula, yung mga albularyong ito, mga minamahal. Hallelujah. Yung po ang ginawa ni Manases, mga minamahal, sa kabila ng kanya pong alam ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila, mga minamahal, na kanya pong kinamulatan na ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya lamang dapat ang ating pong dakilang Diyos ang sasambayin sa Espiritu at katotohanan. Pero si Manases, mga minamahal, siya pa ay naggumawa pa ng Diyos-Diyosan, mga minamahal. Hallelujah, nilagay niya. Hallelujah, sa templo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kasama si Manases, mga minamahal. Nag-decide siya na ganyan ang kanyang maging buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pero nagalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kay Manases, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya ginaya yung kanya pong ama, mga minamahal, na maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa galit ng ating pong dakilang Diyos, siya po, mga minamahal, ay ikinulong, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Can you please read the next verse? 2 Chronicles 33, 11 to 13. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And in the second book of Chronicles, chapter 33, verses 11 to 13. Wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, and took Manasseh among the thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon. And when he was in affliction, he besought the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers, and prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord, he was God. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga minamahal. Hallelujah. Kaya dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari ng Assyria na siyang nagdala kay Manasseh na may mga tanikala at ginapos siya ng mga damal at nagdala sa kanya sa Babylonia. At nang siya'y nasa kapighatian, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos na kanyang mga magulang. At siya'y dumalangin sa kanya at siya'y dininig at pinakinggan ang kanyang pamanhik at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian. Nang magkagayoy, nakilala ni Manasses na ang Panginoon ay siyang Diyos.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganito po mga minamahal ang nangyari sa buhay po ni Manasses, mga minamahal, nung siya po ay nag-decide na siya po ay humiwalay sa Diyos ng kanyang ama, mga minamahal. Siya po ay nagtayo ng kanya po mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Hallelujah. Gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumating ang araw, dumating ang galit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay ikinulong. Dinala po siya doon sa Babylonia, mga minamahal. At habang nandun po siya sa bilangguan, mga minamahal, doon po niya napagtanto na mali yung kanya pong naging desisyon sa buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa gitna ng kanya pong kahirapan, mga minamahal, naalala niya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naalala niya ang Diyos ng kanya pong ama, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Nung siya po'y nagsisi, mga minamahal, nagsising mainam sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagbalik loob siya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pero dahil sa habag at awa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa kanya pong dakilang pag-ibig, sa kanya pong mga anak, mga minamahal, kahit na napakasama yung ginawa ni Manasses, mga minamahal, nandun pa rin yung pagtanggap sa kanya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At nung siya po, mga minamahal, nakabalik na sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, siya po ay nag-decide, mga minamahal, nag-decision siya sa kanya pong buhay na siya po ay manunumbalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya ay hindi na muling humiwalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay naglingkod ng tapat, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang siya po, mga minamahal, ay dumating na po doon po sa kanyang huling hininga, mga minamahal, na siya po'y naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kanya pong napatunayan sa kanya pong buhay, mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos, mga minamahal, ay siyang Diyos, mga minamahal. Wala nang ibang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kundi ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang amang si Kaya, mga minamahal, na siya rin po yung Diyos na ating pong sinasamba sa gawaing ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, dumating man tayo sa mga punto, mga minamahal, na tayo'y napapalayo sa Diyos dahil sa ating pong mga maling desisyon, mga minamahal. Hallelujah. Wala tayong ibang gagawin, magsisi, mga minamahal. Magbalik loob sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pag tayo po'y nakabalik na, mga minamahal, huwag na po tayong muling umalis pa, mga minamahal. Hallelujah. Dahil malapit na magbalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa ating pong paglayo, mga minamahal, baka dyan dumating ang ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y magsisi sa bandang huli, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Can you please read our last verse? At maghanda na po ang ating pong manunugtog, ang ating pong mga awit. Amen. Praise the Lord. 1 John chapter 1, verse 9. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. 1 John chapter 1, verse 9. The Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved by Carl Kimbrough. Hallelujah. Sa Tagalog po, mga minamahal. Hallelujah. Sa aklat ng unang 1:9, ito pong sinasabi. At kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po, mga minamahal, hallelujah, masama bumalik muli sa ating pong mahal na Panginoon. Ibalik natin ang ating pong unang pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ito po yung hinahanap ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na kung tayo'y napapalayo, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong mga decision, hallelujah, tayo po'y mag-U-turn, bumalik tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Upang, mga minamahal, hallelujah, tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil dalawa lamang po, mga minamahal, ang inilagay ng ating pong mahal na Panginoon sa mundong ito, mga minamahal. Ang buhay, mga minamahal, ang daan ng kabuhayan at daan ng kamatayan, at nasa atin po ang pagpili, mga minamahal. Nasa atin po ang huling desisyon, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pong desisyon, mga minamahal, ay ang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Doon po tayo sa daan ng kabuhayan, mga minamahal. Hallelujah. Natin po natagpuan na dito sa banal na gawain ito, mga minamahal. Kaya wala na pong panahon upang tayo po'y umalis pa, mga minamahal. Hallelujah. Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dyan na lamang po ang ating pong Bible study, mga minamahal. Ating pong awitan ng isang makalangit na awitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.